Let us meditate upon the word of the Lord. In Psalm 136 verses 1 to 9, the word of the Lord says, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. O give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. O give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth forever. To Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever. To Him that by wisdom made the heavens, for His mercy endureth forever. To Him that stretches out the earth above the waters, for His mercy endureth forever. To Him that made great lights, for His mercy endureth forever. The sun to roll by day, for His mercy endureth forever. The moon and stars to roll by night, for His mercy endureth forever. May the good Lord bless the reading of His holy word. Let us pray. Gracious God and Heavenly Father, sa gabing ito, nagpupuri at nagpapasalamat kami, Panginoon, na muli magkaroon kami ng pagkakataon na makinig ng iyong salita, makapagbulay-bulay ng iyong salita, at ganoon din tunay, Panginoon, na ma-apply namin ito sa aming mga buhay. O Lord, maraming salamat na Ikaw ang Diyos namin na pinaglilingkuran, Diyos na matapat, may Diyos na may likha at may akda ng lahat ng mga bagay na siyang dapat bigyan ng papuri at papasalamat sa lahat ng oras. Kaya Lord, sa gabing ito, patuloy na gabayan mo kami, dalangin namin ang banal na Espiritu nang siyang kumilos sa aming kalagitnaan upang sa gabing ito, sa aming sama-samang panalangin ng iglesyang ito, lumalapit kami sa iyong paanan upang humiling. Una sa lahat, magpabigay ng aming mga papuri at papasalamat sa kadakilaan mong ginawa sa aming mga buhay at ganoon din sa aming mga kilingan tungkol sa iglesia, yung gawain ng iglesia at ganoon din yung mga programa ng iglesyang ito, ng First Baptist Church of Pildira. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat na ikaw palagi ang gabay namin, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. Sa lahat ng mga desisyon namin na dapat gawin ay dapat na isanggunin namin sa iyo. Maraming salamat muli, Lord, at patuloy na patnubayan mo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw, mga kapatid. Tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat at galak na galak tayo at patuloy na nag-enjoy dahil alam natin kung ano ang resulta ng salita ng Panginoon sa buhay ng tao, sa ating sarili, sa ating paligid at sa mga taong
naabot ng kanyang salita. At salamat sa inyong prayers sa Bulacan. At nawa ay tuloy-tuloy na ang Diyos ay humimok o mag-work out sa kanilang mga puso, nang sa gayon ay tuloy-tuloy silang lumago at maging maganda at mabunga ang salita ng Panginoon na na-share natin sa kanila. At salamat sa suporta ng bawat isa sa First Baptist Church of Bildira. Tayo ay magpapatuloy sa pag-aral ng salita ng Panginoon. Sa ating theme, Faithful and True to the Last. Yan ang ating theme sa 2023. Ang ating theme verse ay Psalm 101 verse 6. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. So, napakaganda mga kapatid na ang Diyos ay nakaantabay sa atin at tayo'y tinitingnan niya lagi kung tayo ba ay faithful at totoo. Hanggang kailan? Hanggang sa huli ba to? O baka isa sa atin ay titigil na o wag naman sana, kundi patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon para mas makilala natin siya. Katulad ng sinasabi sa Psalm 100 verse 3, Know ye that the Lord, He is God. Dapat alam natin na ang ating Diyos ay Panginoon. Siya ang nagkahari sa ating buhay at tayo ay nag-i-enjoy, nakasama natin siya at patuloy na nagpo-protection sa atin at nagbibigay kasiyahan, kaligayahan para sa paglilingkod sa Kanya. October theme, God's Faithful Steward o tapat na katiwala. Napakagandang team ito. So, tayong lahat ng mga tao ay katiwala sa panahon, katiwala sa kaligtasan, at katiwala ng Diyos sa mga taong hindi pa nangaligtas. Kaya, bilang tao, bilang Kristiyano, dapat maging faithful na katiwala ng Diyos. Sa ating theme verse, Luke 6:10, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Yan yung maganda na pag faithful ka sa konti, faithful ka sa marami. O pag tapat ka sa konti, tapat ka sa marami. Kaya pinapadami ng Diyos. Okay lang yan na konti lang muna sa ngayon, pero darating ang araw na yan ay dadami kung tayo ay faithful. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Pag hindi mapagkatiwalaan sa konti, hindi din mapagkatiwalaan sa marami. So bakit pa pararamihin ang kunti kung hindi ka naman mapagkakatiwalaan. Kaya sa ating team for prayer meeting, protection our Christian armor. Isa yan sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin na dapat nating daladala, sinusuot sa tamang lagayan o alimbawa, belt, natural nilalagayan sa baywang. Hindi yan pinapalo kung kani-kanino o sinuot mo lang para in case of may gumalaw sa'yo, paluin mo o tanggalin mo yung belt mo tapos paluin siya. So ang ating
text ay makikita sa Ephesians 6:10-18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness on high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet should with preparation to the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Panginoon, salamat sa First Baptist Church of Pildira na patuloy mong pinagkatiwalaan, lalo't higit ang mabuting balita o ang gospel na aming pinanghawakan kung saan kami naligtas. Salamat, Panginoon, na kami ay pinangunahan mo at iningatan sa mahabang panahon. At ngayon ay patuloy kami sa pag-aaral ng iyong salita para ang aming buhay na ito ay mas maging malapit sa iyo at maging kagamit-gamit sa iyong gawain. Salamat po sa senior pastor, assistant pastor, sa lahat ng officers, deacons, and mga members sa First Baptist Church of Pildira. Nawa patuloy silang maging faithful at totoo hanggang sa huli, at patuloy na ma-enjoy namin na kami ay mapagkatiwalaan sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Salamat po sa gabing ito. Purihin ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, introduction, mga kapatid. The Christian life is daily walk with the Lord. Tama, di ba? Ito ay paglalakad o paglalakbay na kasama ng Panginoon. Kung naalala niya yung paglalakbay ng mga Israelita mula sa Egypt, di ba? So, napakaganda, nakakakita sila ng mga himala o mga bagay na hindi pa nila nakikita. But it is also a battle. Ito ay labanan. Hindi ka pa naman pwedeng gumanti dito. Love your enemy. So yan yung mahirap dyan. So kaso lang ang Diyos naman ang gaganti sa'yo kung ikaw ay inaapi. You are living in a world that seems to be controlled by forces of evil. Nakatira tayo sa mundong ito na kontrolado ng kapangyarihan ni Satanas. Pero ang Kristiyano ay hindi kontrolado ni Satanas kung nagpapakontrol siya sa Diyos. And you are frequently faced with opportunity and difficulties. Di ba? So, tayo ay humaharap sa mga kumukontra at mga mahihirap na mga daanan na napakahirap, parang hindi na natin malusutan. Pero ang Diyos ay, God will make a way. You will lose the battle if you try to fight alone. Yun lang. Talo ka pag lumaban kang mag-isa. Dapat grupo ang lalaban, o dapat lagi nating kasama ang Panginoong Hesukristo. Tulad kay David, na sabi niya sa ngalan ng Panginoon,
lalabanan kita, Goliath. So, although the Christian life is not always easy, it can be victorious. Kahit hindi madali ang buhay Kristiyano, pero lagi itong panalo. So kung ang Kristiyano ay natalo, nagpatalo siya. Dahil ito ay nakasandig sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi siya talo, kundi panalo na. Kaso lang, nagpapatalo. So, napakaganda ng ating tatalakayin ngayon. Number one, belt of truth. Ito yung sentro ng katotohanan na nasabaywang natin o dapat naka-intact ang katotohanan. Minsan, ang katotohanan ay hinahaluan ng kunting kasinungalingan. Alam niyo mga kapatid, pag ang katotohanan ay haluan natin ng kasinungalingan, talo na tayo. So dapat katotohanan ay katotohanan. Satan used lies today. Diba? Yan yung pangontra ni Satanas. Kasinungalingan kontra sa katotohanan. Pero hindi siya nananalo. Talo talaga siya. From the Garden ng Eden to the cross, wala siyang nagawa. Kaso lang lumalaban pa siya kahit talo na. Ganun ka dedicated itong si Satan tumayo sa kasinungalingan. Sabi nga ng Bible, nagsisinungaling siya kasi sinungaling na siya. Grabe no. Likas na yun sa kanya. As seated in the Garden of Eden, Jesus Christ is the truth you need. Diba? Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kaso lang minsan, may mga taong nag-claim na sila ang totoo. Tayong mga Kristiyano parang hindi pa buo sa ating isip na itong pinag-aralan natin, itong tinatayuan natin, ang kaligtasan na ating na-experience ay totoo. Mas mabilis maniwala ang mga wala sa katotohanan na sila ay totoo. Pero tayo, ang dami-daming alindangan. Aywan ko kung bakit. Kaya minsan hindi tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil mas marami ang atras kaysa sa abanti. The Word of God is our source of truth. Yan yung mga nababasa natin sa Biblia. Kaso lang, hindi na natin ito mabasa kasi maiksi yung ating panahon. So, makikita yan sa Ephesians 1:13 at 1 Thessalonians 2:13 at 2 Timothy 3:15 na sabi ni Paul kay Timothy, ang Biblia ay nakapagpadunong, nakapagpatalino, at tumitibay ka sa iyong paninindigan. Number two, breastplate of righteousness. So ang breastplate ay nilalagay sa dibdib, hindi sa likod. Kasi ikaw ay humaharap sa kalaban. So kaya dapat, ang breastplate na ito ay dito sa ating dibdib. Ang pinoproteksyonan ay ating puso. Diba? Sabi sa kanta, guard your heart. So paano natin i-guard ang ating puso kung ang ating minamahal ay ang mga kayamanan dito sa mundo? Or ang mga tao sa ating paligid? Diba sabi ng Diyos, love your God with all your heart,
with all your mind and with all your soul. Kaya minsan pagka may namatay sa ating family, may namatay sa ating kapitbahay, lungkot na lungkot tayo kasi mahal natin ang tao. Wala namang problema yon, pero yung pagmamahal mo sa Diyos ay, o ang pagmamahal mo sa tao ay pinantay mo sa Diyos, yun na yung problema. Bakit bang gustong-gusto ng tao na siya'y mahalin? Hindi ba siya naaawa kung sakaling mawala siya? Lungkot na lungkot ang nagmamahal sa kanya. Kaya pagka ikaw o tao ka na minamahal ka na ng husto, dapat laylo ka na rin. Yung hindi ganyan dapat. Dapat ang Diyos ang mahalin natin ng higit sa lahat. You receive His righteousness when you place your faith in Jesus Christ. Diba sabi ng Biblia na ang banal ay ginawang makasalanan at ang makasalanan ay ginawang banal. Alam niyo mga kapatid, ang ating kaligtasan ay nagdulot ng paghiwalay ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Di ba malungkot? Na hindi sila naghiwalay. Pero nung aminin ni Jesus Christ o handa siyang mamatay sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, sumigaw siya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Number 3, Gospel of Peace o ang mabuting balita sa kapayapaan. He will give you inner peace when you are troubled. O yan yung maganda. Na sa kabila na magulo na ang mundong ito, pero dahil naka-anchor ka kay Kristo, payapa ka. Hindi ka nagugulumihanan kung ano man ang mangyari sa mundong ito. Hindi ka nagugulumihanan kung magkaguluman o mag-abuso man ang mga Chino. Dandan lang mga kapatid kasi baka marinig tayo. Sige, so peace with God is obtained when we accept the Lord Jesus as our personal Savior. So wala nang gulo sa pagitan ng Diyos at tao kung ikaw ay kumilala na si Kristo na matay, inilibing at muling nabuhay. Nasa sayo na. Magulo lang ang buhay ng isang Kristiyano kung hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. The peace of God comes when there is no unconfessed sin in our lives. Kung may mga hindi tayo napagsisihan ng mga kasalanan, ayan, gumugulo ang ating buhay. When we are not holding any grudges or bitterness toward others, and when we are totally resting in His care. Minsan, di ba, kinakaya-kaya lang natin ang ating pamumuhay sa mundong ito. Hindi tayo umaasa o nagtitiwala sa Diyos. Kahit na nga sa kaligtasan, eh. No? Parang sinasabi natin, kaya ko, Lord, iligtas ang sarili ko. Kaya ko mag-share ng gospel na wala ka. Hindi pwede mga kapatid. Try mo, mag-share ka ng mabuting balita o ng gospel na walang prayer. Tawanan ka,
or insultuhin ka o hindi ka matutuwa sa response ng tao dahil kulang sa prayer. Number 4, shield of faith. Satan will try every way possible to destroy your faith. Diba? Yan yung hinangad ni Satanas, na ma-destroy ang ating pananampalataya, ang ma-destroy ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang dami niyang in-offer. Ito, trabaho. Drive-drive ka lang. May sahod ka. Huwag ka nang magpastor. Mahirap yon. Gastos pa. So, pagkaganyan na, ibig sabihin, tinatanggal ni Satan ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Ang gusto niya, magtiwala sa Kanya. Magtiwala ka sa kasinungalingan. Use the shield of faith to extinguish his fiery darts of doubt, fear, unkind or evil thoughts. Pinapaduda ka niya, matatakot ka, at hindi ka na maawain. Wala ka ng pakialam sa iba. Nag-iisip ka na ng masama sa kapwa mo Kristiyano. O nag-iisip ka na ng masama, ay, hindi na lang ako mag-share. Kasi baka mamaya, pagtawanan pa nila ako eh. Baka mamaya, ipahiya lang nila ako. Baka mamaya, basta wag na lang. So, ang daming mong duda. Pero kung naka-anchor ka sa Diyos o ang iyong pananampalataya ay buo sa Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Number 5, helmet of salvation. Dapat buo sa ating isip na tayo ay ligtas na. Saved na tayo. Mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Satan attacks the mind with doubts. Diba? Minsan, ang dami natin duda sa ating kaligtasan. Trabaho yan ni Satanas. Minsan, hindi niya pinapaalam na ligtas ang isang tao. Pero kung magbasa ng Bible, sa kanya malalaman, ay, ligtas pala ako. He will try to cause you to doubt God and His Word. But remember, Philippians 1:6. Ito yung kung anong sinimula ni Kristo ay kanyang tatapusin. Ito yung theme verse ng First Baptist Church of Pildira. So kung ginawa ng Diyos na siya'y nagkatawang tao, namatay, inilibing at muling nabuhay, ang kanyang pagbabalik muli, ang rapture, ang kanyang paghahari sa millennium. Hindi millennium dyan sa Pildira, ha? Kundi sa mga darating. Hindi ba yung mangyayari? Tayo ay kukunin niya dito sa mundo dahil hindi ito ang ating tahanan. This world is not my home. Kaya mga kapatid, kung nakaya ng Diyos na ibigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, yung mga kotse lang, mga motor, di ba yan kaya? XR125 lang naman. Ang pinapanalangin mo. Kaso lang minsan, mas madali tayong maniwala sa mga bulong ni Satanas. Basta't ang importante, mga kapatid,
maglingkod ng tapat at alam mo na ikaw ay ligtas. Kung ibigay man, maganda. Kung hindi, mas maganda. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil yung Innova dito talagang pinapagamit sa ministry doon sa Bulacan. At nawa ay kung mapalitan man, yun pa din ang ipapagamit sa ministry. O, diba? Maganda, wala ka ng problema sa gas, wala kang problema sa driver. In case man, sagot ng ano. So, it's free, mga kapatid. Katulad ng kaligtasan. Pero, hindi madali. Ang pagpunta sa lugar kung saan naghanda ang Diyos ng isang sasakyan na libre lahat, dumaan sa pagsubok at kung papasa, ipapasa. Pero kung hindi, ibabalik sa probinsya saan ang galing. So, mahirap, no? Pero yan, mga kapatid, ang napaka-importanteng bagay. Kaya, napakaliit lang ang mga bagay na ating hinihintay dahil ang pinakamalaki na gawa na ng Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo. Pero dapat nakahelmet ka lagi. Kasi kung wala kang helmet o hindi mo alam na ikaw ligtas, nako, delikado. May isang nagmumotor sa highway, nagmotor siya, naka-helmet. E nung mga 2 kilometers na lang, hindi na highway, rough road na. Hindi na siya nag-helmet kasi malapit na lang daw. O dahan-dahan na rin lang yung kanya takbo. Ay yung helmet niya, nilagay niya dito sa siko. So ang nangyari, tumawid yung aso. Nabangga niya. Oh, ay, kita mo, nasugatan yung ulo niya. Dahil hindi niya kinabit ang helmet sa dapat kalalagyan. May kinalagyan siya. Kaya dapat lagi tayong nakahelmet para proteksyonan ang ating ulo. Dapat alam natin na tayo ay ligtas. Number 6, sword of the spirit. O ito yung sandata ng Espiritu Santo. Biruin mo, mga kapatid, kung yung ating sandata ay mga tulad niya, yung mga sinusuot ng sundalo, ang bigat. Di natin kaya. Salamat na lang na ang sword or yung sandata ng Espiritu Santo ay nandito sa atin at ang salita ng Panginoon ay ang kaana, nandiyan na sa cellphone, nandiyan na sa tablet, lahat. Kaso lang, gaano man kadali buksan, kung hindi talaga nagbabasa ang tao ng Bible, wala rin talaga. The Word of God is your only offensive weapon. Kaya dapat pagkagising sa umaga, nakabasa ka na ng Biblia. Use it to deal with Satan in the same way Jesus did when he was tempted. Diba? Nung na-tempt si Jesus Christ o inatake siya ni Satanas, anong panglaban niya? Hindi niya sinalitaan si Satanas ng kung ano-ano, kundi it is written. Nasulat na.
tayo mga kapatid, hindi rin basta-basta magbitaw ng salita kay Satanas. Dapat lagi nating sabihin, it is written. Nung nakaraan, may isang nagpa-sign dito sa Forbes na galing Medellin o isa sa company na pinagmamayari ng bus ni Miriam. Dami. Pinawisan ako sa kahihintay. Yun lang. Pirma lang. Ang kailangan. Pero napakahalaga mga kapatid, ang sabihin natin, it is written. Huwag na tayong magawa-gawa ng kung ano-anong mga rason. Dapat lagi nating ibabalik sa Biblia. Kasi pagka gumawa-gawa pa tayo ng mga rason, mas mapapalayo tayo sa katotohanan. Pero kung diretso tayo sa Bible, wala silang lusot. Pag sabi natin na alam ko na ako ligtas, ito na sulat. Oh. Kaya hindi na sila makapalag. Kaya napaka-importante na sabihin natin, it is written. Conclusion. Its piece of armor should be put on with prayer. Dapat isuot natin ang mga sandata na yan kasama ng panalangin. Be alert for the enemy attack by praying continually. So maging alerto ang isang tao kung siya ay laging nananalangin. Keep in touch with the Lord for His direction in your life. Yung parang si Daniel, na kahit ihulog siya doon sa leon, sa yungib ng leon, hindi siya natitinag. Kung kainin, kainin. When you arise each morning, remember to put on your armor. Dapat kung tayo ay magising bawat umaga, dapat nasuot natin ang armor na dapat isuot. Have it ready for attack. So dapat ready tayo sa mga atake ni Satanas. Be victorious. So kung panalo na si Kristo, dapat ang Kristiyano ay hindi matatalo. May isa akong nabasa sa Facebook, napakaganda. Kasi sabi niya, nung likhain ng Diyos ang isda, kinausap niya lang ang tubig. Tapos nung likhain niya ang kahoy, kinausap niya lang ang lupa. Pero nung likhain niya ang tao, kinausap niya ang kanyang sarili. Kaya sabi niya, kung alisin mo ang isda sa tubig, patay siya. Kung alisin mo ang kahoy sa lupa, patay siya. Pag alisin mo ang tao sa Diyos, patay siya. Keep in touch. Be victorious. God bless po at nawa patuloy tayo sa pagbulay-bulay ng kanyang salita at mag-ingat ang bawat isa at patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Bye-bye! Thank you.
Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Panginoong Diyos, sa gabing ito, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa gabing ito, nabigyan mo kami ng pagkakataon na mapakipamalas din namin ang aming pagmamahal sa iyo sa pamagitan ng pagbibigay, Panginoon, ang gawain ng pagbibigay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibalik namin ang aming mga ikapo, ganon din yung mga mission sa offering namin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kapuri-puri kapag Panginoon, sapagkat pinakita mo sa amin na tunay na ang pagmamahal ay mapakita ang pagmamahal sa pangitan ng pagbibigay. O Lord, tulad ng pinakita mo, pinagkaloob mo yung bugtong na anak na si Kristo Jesus para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maging matapat sa bahagi ng gawain ito, ang bahagi, gawain ng pagbibigay, sapagkat ito ay nagsisimbolo ng aming pagmamahal, hindi lamang sa iyo rin, Panginoon, kundi sa gawain mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng mga malilikom na halaga dito ay patuloy na magagamit sa ikalalago pa ng iyong gawain. At sa ganun, marami pa rin mga kaluluwa yung maabot, Panginoon, at madala sa iyong paanan upang magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Makilala ka nila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Maraming salamat, O Lord, sa gabing ito. Itong aming sinasamot, dinadalangin in Jesus' name. Amen.
Kapuri-puri at dakilang Diyos, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa katatapos lang ng gawain ito, Panginoon. Maraming salamat sa patnubay at gabay mo sa bawat isa sa amin, kung paano kami nanalangin, kung paano kami nagbigay ng aming mga papuri at papasalamat, at ganoon din kung paano, Panginoon, naranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Kaya sa hapon ito, Panginoon, sa gabing ito, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat kami na ikaw pa rin ang Diyos talaga namin na tunay na masandala namin sa lahat ng mga bagay, at sa pakikinig din namin ng iyong salita, tunay, Panginoon, na iba yung kalakasan na naman ang natamo namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy na ingatan mo kami, maski pa sa pansamantalang paghiwa-hiwalay namin, Panginoon, gabayan patnubayan mo kami. At tunay, Panginoon, na may pahinga rin namin ang aming lupang katawan sa magdamag nito, naligtas sa anumang mga bagay, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa lahat na ito. At sa gabing ito, ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, Kristo Jesus, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu ay mawasa amin ngayon at magpakailanman. Amen.